Pag Corps has revealed the name of the alleged backer of an illegal pogo hub. Pag Corps Chairman Alejandro Tengco told senators that he was referring to former presidential spokesperson Harry Roque. According to Tengco, Roque and other executives of the raided Lucky South 99 Pogo in Pampanga met with him last year. I would like to be clear. In fact, I had manifested with the Senate hearing that former Secretary Roque did not pressure me or my colleague to issue a license to the company he was helping. In response, Roque confirmed the meeting with Tengco, but he clarified that the Pogo still had a license during that time. He also denied that he was the legal counsel of Lucky South 99 Pogo Company, as stated in the chart presented in the Senate. Pero malinaw po ha, nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Yeah, I saw the several interviews ni former spokesperson Harry Roque. He was the lawyer for not for Lucky South, but Whirlwind, which is a service provider for Lucky South. Service provider for Lucky South, meaning aside from yung space na ibibigay nila, they also provide assistance in installing software, mga equipment na kailangan sa business model nila. And he was there as counsel for what's her name? Cassandra Ong for Whirlwind, not for Lucky South. Yun ang explanation ni former spokesperson Harry Roque. Oo, at saka yun nga yung rescheduling ng payments. Kasi apparently, nagulat to itong Lucky South, itong sa side ng, di ba service provider nila, yung sila Cassandra? Whirlwind. Whirlwind, na may utang sila sa Pagcor amounting to $500 million. That's what, 29 million pesos. Diba? Na when in fact, supposedly, parang finance arm nila, binibigay nila yung bayad nila, supposedly dito kay Dennis Cunanan, na hindi pala nag-remit sa Pagcor. Dennis Palco pala yung pera. Hindi natin alam. Yun ang claim ni, Hindi natin alam, diba, kung anong ginawa niya doon sa pera. But apparently yun. So yun daw yung connection niya dito sa Pogo. Pero syempre, hindi po kami nagsabi ang Dennis Palco, pero yung mga grupo, other group saying, so parang dinastos daw ni Dennis Cunanan ng pera. So parang dyan kasi syempre, di ba, for the past several days or may weeks na ba, ano nagsabi siya Chairman Tengco ng Pagcor. May weeks na. Oo, na sinasabi niya na merong ex-government official na naglalabi para sa licenses ng Pogo. So tayo lahat nag-iisip sino kaya ito, nilalabi, bakit niya nilalabi, anong connection. Then apparently, pag punta niya sa Senate hearing yesterday, parang sinasabi nga natin, yung press release sila ay iba dun sa tono niya sa pagsasabi dun sa Senate hearing. Nasabi niya, ay hindi, si former spokesperson Harry Roque ay maayos naman nagsabi, hindi naman siya naglobby, ito yung kanyang pinagawa, rescheduling lamang ng payment. Kasi anong nangyari was, since na-delay yung, supposedly hindi natanggap ng Pagcor ang bayad, parang when they met with the Pagcor chairman, parang sinabi nilang Pagcor chairman na ayaw na niya kausap yung Dennis Cunanan. It's because shady daw sa kanya yon. And he preferred to talk to, what's her name, Criselda ba? Cassandra. Cassandra Ong and former spokes Harry Roque was there para makiusap kung paano pwedeng i-reschedule yung payment na supposedly na dapat nabigay na ng una, hindi na nila naibigay dahil hindi nila alam saan napunta yung pera. So yun lang daw ang hinihingi. At that time pa kasi, meron pa naman permit ang Lucky South. And since service provider ang Whirlwind for Lucky South, that's why they were there assisting. Pero ang sinasabi Lucky nga South ng PAOK, before kasi di ba yung unang nakita nilang documents na linking to former spokesperson Harry Roque, yung may kasama pa yung sa EA niya, etc. Di ba, lumabas din yun. Sabi nila before wala namang bearing yun, di ba, parang wala. Pero ngayon, sabi ni PAOK spokesperson Winston Casio, parang they're trying to look, no, or checking kung ano pa yung mga iba pang documents na magpapatibay na may connection daw supposedly itong si Attorney Harry Roque sa Pogo, sa yung Lucky South na Pogo sa Porac, Pampanga. And they even saw bank documents daw na nakita nga doon sa Lucky South 99 ng Porac, Pampanga, na linking nga dito sa pangalan ni
former presidential spokesperson Harry Roque. We'll see as they move on. Pero ang sinasabi lang ni spokes Harry Roque, the reason why there is a link is because he was with Whirlwind. Until now, sabi niya. Which is the provider of Lucky South. So he claims that is the link daw. But if there are other documents that we don't know yet, we'll see in the coming days. Oo, sabi niya, until now, niretain ng Whirlwind yung kanyang service, diba, to quash a search warrant in a residential dwelling in Porac. Yeah. Mistakenly described as a resort by police authorities. So until now, siya pa rin ang legal. Pero kasi dun sa Senate hearing kahapon, nilabas ni Senator Niso Ontiveros, diba may mga parang chart doon. Yeah. Nakalagay doon mismo yung pangalan ni former presidential spokesperson Harry Roque as nakalagay na legal. Mm. So sa side ni Attorney Harry Roque, sabi niya, pwede namang, hindi ko alam yan eh, pwede namang kung sino maglagay niyan, ako wala akong alam dyan. So, ang burden of the proof, tama ba yun? Burden of proof. Eh, kila Senator Risa Ontiveros, na para mapatunayan nila na talagang parte doon si... The justice system natin, burden of proof lies with the accusers. Yes, di ba? So... Because you're innocently proven guilty. Pero I think he said na kung iimbitahan siya ng Senate, he will go, di ba? Parang, if I'm not mistaken. I guess so. Kasi I'm sure he is probably going to be asked to go there, di ba, sa Senate hearing because of his involvement. Dahil lahat ng mga... involved, mga pangalan na naririnig natin dyan sa Senate ay iniimbitahan. That's right. Oo.